mas napapakalma. Kalma. Baby kalma. Ay, nak. Hindi ko alam yan. Ang hirap talaga pag diligence yung kasama mo. Alam ko lang baby comeback. Hello everyone, and welcome sa another video. Ayan. So, ang pag-usapan natin today is ano naman doon? Question na nakita ko sa Reddit, no? May nagtanong doon na ano ba raw ang magandang investment just in case magkaroon ng World War 3? My God. Oh, kasi di ba syempre hindi stable ang ating ano? Global ano ba politics or should we say yung we are in uncertain times just in case na magkaroon ng world war may tawag sila saan daw dapat mag-invest yung VUCA ano yung VUCA world VUCA VUCA world VUCA meaning volatility uncertainty complexity and ambiguity. Oh, diba? Ibuka mo. Volatility. Kasi ang mga markets, diba? Volatility, like the stock market. Uncertainty, hindi mo alam. Parang 1 year ago, diba? Hindi mo alam na magkakaroon si Israel and Hamas. Tapos parang Israel and Iran naman ngayon. Complexity. So we have complex geopolitics like, you know, the Western, tapos yung China, and then Iran, you have Russia, tapos India na parang in the middle, pero nakikisama. Yan. And of course, ambiguity kasi parang isa fog out there. Eh, parang hindi mo alam kung ano susunod na mangyayari. Magkakaroon ba ng gulo sa South China Sea, etc. So, ayun, it's a VUCA world. So, saan maganda mag-invest kapag nag-World War 3? My God. Oo, saan? Ako? Okay. Well, I was able to, ano, I'm lucky na nakita yung sa tradingeconomics.com, yung US stock market from the 1900s until today. And I may just draw, okay, using my finger from 1920s to ngayon, pag ganun siya. Na dumaan ang World War 1 at World War 2. Oh, so ganun, tapos recession ganun, tapos World War 1 ganun, World War 2 ganun, tapos Asian financial crisis, great recession. Pero pataas pa rin. Pataas pa rin. So ako lang talaga, if history is any judge, no, the stock market is a good investment even with a world war. Okay, kasi the market always recovers, di ba? Ang assumption doon is, are you going to invest in the index or individual stocks? Well, kasi kapag, of course, if you're in a war, syempre kagulo na, di ba? Hindi mo alam, baka mamaya yung buying and selling mo, yung company mo, ano mangyari. Oh, yes. So, kumbaga, if you would, ako lang ha, it's a safe bet if you would go for the index. Kasi at least these are the biggest companies, you know, and kumbaga mas siguro equity index fund or individual companies in the index. Okay, equity index fund ako kasi why pag equity index fund, okay, you just buy one fund, one security, may mga 25 or so companies ka na. Eh kung isa-isahin mo yon, edi ang dami mo pang holdings. Tapos pag magte-trade ka, isa-isa pa yon. Eh, so ibig sabihin 25 ang bibilihin mo or so kailangan ano fund, isa lang ang bibilihin mo na stock, meron ka na lahat. So kailangan, diba? Yung equity index fund mo, it's offered by a company na stable, yes, na alam mo magsusurvive through a world war. Kasi yun yung risk, oh, diba? Oh, tama. Magandang ano yan, magandang mungkahi. So isipin niyo, sino ba mga companies ang nag-World War 1 na at nag-World War 2 na, nandiyan pa din. So parang may advantage. I mean, you know, syempre let's be ano, realistic din. Yes, syempre pag-usapan uncertainty, doon tayo sa masasandalan natin. Tama. So kunwari may isang bangko na meron siyang equity index fund, pero yung bangko na to ay 10 years ago lang nilabas, natayo. Tapos merong isang banko na 100 years na siya, tapos meron din siyang equity index fund. Parang mas gusto ko yung equity index fund na in-offer ng banko na 100 years na. Kasi siya rin, nag-go through na siya
several world wars and global financial crisis, buhay pa rin siya. Buhay pa rin. Pero ang pinaka-tip natin is invest in the stock market. Yes. Okay, kahit ano, peso cost averaging, dollar cost averaging, di ba? I mean, the market always recovers. Puntahan ninyo or i-google ninyo, Trading Economics plus US Stock Market, you would see it there talaga. Promise. Ako, personally, ha, kapag yun, maraming news about wars or financial crisis, I always go back to that chart. Tapos parang medyo mas napapakalma. Kalma. Ano yun? Baby kalma. Ay, naku. Hindi ko alam yan. Ang hirap na lang. Pag-indigency yung kasama mo. Alam ko lang, baby come back. ayun. Stock market. Diba? Kasi the market always recovers. Ngayon, if it's the final war, Armageddon, eh, does it matter? Kasi lahat naman tayo wala na. Kaya, ang magandang investment ay bomb shelter. Actually, marami nagsabi nun, yung bomb shelter. Kasi, bomb shelter. Just to share with you yung mga sagot doon, yung iba, gold down. Pwede rin jewelry. Naman. Jewelry. Kasi sabi, pag-gera, syempre, wala nang mga bangko-bangko, sarado. So, at least, meron kang pang, meron kang ginto, meron kang alahas, meron kang pang barter daw, no? Pag The Last of Us na yung scenario, or alam mo, Armageddon, post-apocalyptic world. Something that you can trade. Pero sa, actually, naalala ko lang, naalala ko lang, during one of those wars, okay, ang isa sa mga nag-fly at nakatulong talaga for the rich people are the pawn shops. Kasi, sinanla sa kanila. Tapos, ayun nga, they get the money. So, parang pinasafekeep, you know. So, kumbaga, dun din nag-fly yung mga pawn shops doon. So, ako, I would agree. Kasi, syempre, pag sing-sing, matatago mo, di ba? Eh, yung isang ganun ng sing-sing or stud ng diamond, easily 200, 300,000, kaliit lang. May kilala... Hindi, wag ka na ikikwento. Bakit? Hindi, may kilala ako. Kasi, di ba, merong prohibition ng pagdala ng cash. Di ba? Na $10,000. Yes, yes. Right? Alam mo kung paano na-skirt yun? Paano? Alahas. So, yun yung sinangda. So, lahat sila, dala-dala, lahat sila naka-alahas. So, syempre, wala namang prohibition. Ayun. Tapos, pagdating doon, na-liquidate. So, anyway, so, ayun. Yeah, jewelry. Kasi it's something that you can carry. Carry, for example, syempre, nakunod, no? Kung nasaan ka man nakatira, is war-torn. You can, you need to evacuate and go. Mabilis. And sabi natin, start a new life in another place. So, ito yung mga dala mo na may value. Saka, it stores value. Di ba? Saka, easily, you can pick it up easily. Ano mang term doon? Hindi convertible. Basta madaling bitbitin. Ayan. Isa rin, napupunta na rin tayo sa alahas. And I was just, you know, browsing, watches. Luxury watches. Kasi, hindi ba consider jewelry na rin yun, I would say? Pag jewelry, pwede na rin. Siguro under jewelry and luxury watches. Valuable items. Valuable items. You know why watches? Kasi, nababasa ko, kasi I'm a watch fanatic as well. Nababasa ko sa Instagram, yung mga spy o yung mga sundalo, kung kailangan nilang tumawid or kailangan nilang mag-crossover wherever, ganyan, ang pang-trade nila yung relo. So, retrade nila yung Rolex. Kasi a Rolex is a Rolex wherever you are. A Rolex is a Rolex. So, yun, nagagamit nila. So, items with a global value, parang global, ganyan. Global saka known. Ayan, wildly known. Eh, siguro, pag binigay mo JGL or IWC, parang, ano to? All of these are really luxury watch, eh, mga AP, ganyan. Yeah. But, yung mga known din naman. So, yun. I think that would be a good investment pagdating sa... Nasipa ko. nasipa ko yung tracker. Pagdating sa war. Ayan, yun yung mga... That would hold value. Oh, so, to summarize, you can invest sa mga valuable items na short term, ito yung tutulong sa'yo to recover. No? Siyempre, worst case scenario, war-torn yung area mo. I don't want to say maging war-torn ang Pilipinas. In any case, these are the items that can help you start over in another location. But, ang long term, kailangan meron ka pa rin mga stocks. Market. Kasi, eventually, when the war is over, the businesses will recover and the index fund will just soar up. No? So,
I think it's also important to invest in your health. Ay, oh. Diba? So that you'll be able to survive the and run. Oh, mga post-apocalyptic world. Yan. Oh, but financially speaking, I guess that's it. No? Mga valuable items like jewelry. Commodities. Yeah. Commodities. No? But huwag naman nila ubusin doon. No? Kasi hindi naman sigurado yung war. Mm. But I think long term, I guess mga the index is still the best place bet. To a good bet. To invest, no, just in case there are VUCA. The market is VUCA. Again, ano ulit yung ibig sabihin ng VUCA? Volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. Yun. So may natutunan naman silang bago dito sa video na to. And I hope ay nagustuhan ninyo. If so, then please give this a thumbs up and share it with your friends. And please remember to subscribe sa ating YouTube channel. Okay. Okay na. All right. All right. So bye-bye.